Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 18, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili pa rin na may mga LPA sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang nandito po sa loob ng ating PAR ay posible rin po yan na malusaw sa susunod na mga araw. Nasa silangang bahagi po ngayon ng Santa Ana, Cagayan. At ang nasa labas naman po ng ating area of responsibility ay nakapaloob po ngayon sa intertropical convergence zone at posible po yan na maging bagyo sa susunod na mga araw. Pero mababa naman ang tsansa nito na tatama dito sa ating bansa dahil posibleng kikilos po yan pataas na manghahatak rin po sa hanging amihan. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon dahil sa mga localized thunderstorm at ITZZ, ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sokcergen, maging po sa ilang bahagi ng Western Visayas, Mimaropa, Camarines Provinces, Calabar Zone, Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi po ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera at ilang bahagi po ng Cagayan Valley na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rain sa ilang mga lugar hanggang mamayang gabi, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!